So yan, makikita natin, ito yung pinaka bearing niya. Center wheel ng ano, yung I-125, then oil seal. Palit na rin yung bearing niya dito. Okay pa naman. So primary gear niya. So maalog na. Ayun oh. So right, what's up mga kamark? So today ito, papakita ko sa inyo yung paano natin pinapalitan yung bearing ng ating transmission gear. So babaklasin muna natin ng ating tambucho, then susunod ang ating mags para magkaroon tayo ng access sa ating transmission, then mapalitan na din natin ang ating brake shoe. Problema yun, no? Yung lawang niya. Sigurado mati yun, no? So yan, makikita natin, ito yung pinaka bearing niya. Center wheel ng ano, yung I-125, then oil seal. Palit na rin yung bearing niya dito. Okay pa naman. Kaso ipa-flashing na rin natin kasi medyo umitim. Tapos tanggal oil seal, tapos tanggal din tong bearing. Last ito, makita natin pan-checking natin. Ito primary gear niya. So maalog na. Ayun oh. Papalit tayo ng bearing para mawala yung alog kasi nakaka-apekto din yan sa takbo. Ayan, lilinisin din natin. Ayan. Transmission gear. Then pagdating naman sa pagbaklas ng ating bearing, so gamit lang tayo ng 24mm na socket, halos saktong sakto lang yun sa butas ng ating crank shell. 24mm, tapos kung may extension kayo, gamitan nyo na lang. Then ayan, napakasimple lang mag-press. Mahugot nyo na yan. Marami na yung loob nya. So oil seal, palit tayo ng sukat ng stock 50-32 52 6R. Tapos ito, ayun o, alog o, laki ng alog. 62-22 LUA. Asa ang alog o. So ayan, alog na rin. Ito yung may tama dito sa primary. Palit tayo ito, okay pa naman. Pa-flashing na lang natin. Ang gagamitin natin panlinis is ano lang, gasolina lang. Pwede rin naman kerosene, crudo, para ma-flashing nyo yung ating mga high speed bearing. Kasi hindi pwedeng basain yan, lalo na pag ginamitan natin ng degreaser. So babanlawan natin ng tubig. May tendency kasing may maiwan pa rin na butil ng tubig dyan.
at maging cause ng maging gatas yung viscosity ng inyong langis sa gearing. Pwede nyo yan linisin ng gasolina, crudo, tapos syempre ipipressurize nyo yan, hanginan nyo yan para naman matanggal yung mga natirang langis tapos yung gaas na pinalinis nyo. So napansin nyo mga kamarks, hindi ko pinalitan ng bearing itong mga nasa loob ng crankshell kasi okay pa naman siya. Wala naman siyang huni, wala naman siyang maingay na part dyan, pero may tama lang kasi yung bearing ng primary gear kaya pinalitan natin, lalo na yung wiggle ng kanyang mag sobrang lakas na. Kaya yan, dapat may maintenance din natin yung pagdating sa transmission. Siyempre mga kamerks, sa pagbaklas ng inyong bearing, kung paano nyo siya binaklas, ganun din nyo siya ikakabit. So gumamit tayo ng socket na mas malaki dyan. Tapos itong oil seal, applyan nyo ng konting oil para naman suabi yan pagka pinasok nyo. So yan, nagpalit na rin tayo ng oil seal kung mapapansin nyo, para ma-prevent na din natin yung pagtagas nyan. Lalo na pag napasukan ng tubig yan, mas malaking sira ang madadamage yan, lalo na sa mga high speed bearing nyo. Yun talaga importante. Then ito isang tips sa pagkakabit ng ating bearing. So sa iba marami talaga nahihirapan yan. Pwede nyong i-hit ganyan yung pinaka-crankshell natin. Tapos once na mainit na yan, pwede nyo din lagay sa yellow itong bearing natin. So swabing swabi yan. So yan, hindi ko na ginamitan ng yellow yung ating bearing. Bali minano-mano lang natin yan na isalpak. Tapos applyan nyo ng langis, malaking tulong yan para swabing swabi yan. Pagka pinasok nyo na yung pinaka-ating primary gear, then apply kayo ng oil bago nyo i-close yung ating transmission na crankshell. Paalala lang mga kamerks, mag-ingat tayo sa pag-DIY nyan, lalo na pagka magpapasok kayo ng bearing sa ating crankshell. So madami ng customer din na nasiraan nyan dahil nag-DIY. So sobrang hirap nyan pagka nabasagan kayo ng crankshell ng inyong Mio. Kaya mas maganda ang paggawa nyo na sa mas nakakaalam. Kung medyo kabisado nyo talaga, gawin nyo yung mga method na ginagawa ko para naman na mas mabilis nyo masalpak yung pinaka bearing natin. Then ayan lang, simpleng simple lang paano nyo sasalpak yung pinaka crankshell natin. Alright mga kamerks, ito naman na ating ultimate degreaser. So available yan sa ating Shopee shop. Then nasa description below na ang ating link para naman makita nyo kung saan nyo ipipurchase ang ating product. So simpleng simple lang ang ating ultimate degreaser. Ginagamit natin talaga yan pan degreasing, pantanggal ng mild na kalawang. Then simple lang talaga gamitin, tubig lang talaga pinambabanlaw yan, kahit puro na i-apply nyo yan sa mga CVT nyo, throttle body, yan lalo na yan sa mga brake shoe, ginagamit ko talaga yan pang linis. Napaka-importante yan, lalo na sa side ng crankshell, kung gusto nyong paputiin, pwedeng pwede yan. Apply nyo lang yan, banlaw ng tubig, then pwede nyo nang tuyuin. So sa mga bakal, pag metal part naman na restore nyo na, pwede nyong applyan ng onting oil para naman ma-prevent nyo ulit yung pagkakalawang niya. So anti-corrosion yung pinaka langis. Madami nagtatanong mga kamerks kung ano daw marirekomenda kong brake shoe. So ito lang, isa lang sagot ko. Paito lang. So yung premium brand from Japan. So Paito. Baka naman. So yan, hindi tayo paid promotion by Paito, pero ito talaga yung nire-recommend ko dahil sa tagal ko nang gumagawa, dito lang talaga ako nasulit yung aking motor. Dahil halos magwa-1 year ng aking motor, solid pa rin yung brake niya.
Kasi si Paito, once na nababasa yung pinakapad niya, mas kumakapit siya. Kaya ang ginagawa kong technique dyan, pag sa umaga, babasahin ko siya ng tubig bago ako bumiyahe. Kaya kahit nasa rides kami ni Boss Pau, pag bumabiyahe kami, sa kalagitnaan ng biyahe, binabasa namin. Tapos yun, nararamdaman niya talaga yung grip ng ating pad. Pero kailangan pa rin natin ng maintenance yung mga Kamerx. Lilinisin niyo yan. Bigyan niyo ng linis na every 2 months o 3 months. Depende sa inyo mga Kamerx para matanggal niyo yung mga ribaba ng pad. Kasi dapat talaga nalilinis natin yan, yung maintenance na bibigay natin sa motor. Huwag naman yung sa isang taon, dun lang natin bibigay ulit yung pinaka-maintenance ng ating motor. Pero depende pa rin sa inyo mga Kamerx kung anong period nyo balak i-maintenance yung inyong motor. Pero yan, marirecommend ko Paito. Tapos yan yung method na ginagawa kung paano nilagay yung tubig. Ganun lang.